Alas 4:30 ng umaga nitong Miyerkules, June 12, nang sumiklab ang apoy sa ground floor ng gusaling ito sa Mangaf District, Kuwait City. Kilala ang distrito sa malaking populasyon ng foreign workers at halos 100 foreign workers ang nakatira sa naturang gusali ayon sa report ng local Kuwaiti media. Marami sa mga nakatira ang natutulog pa at na-suffocate sa makapal na usok na bumalot sa building. Sa pinakahuling tala ng Kuwaiti Interior Ministry, hindi bababa sa 49 ang nasawi. Kinalaunan, natanggap din ng Department of Migrant Workers ang masaklap na kumpirmasyon na ilang Pinoy ang kasama sa mga nasawi. The unfortunate news is that the three were identified as fatalities in hospital in Kuwait. We are in touch with the families of the OFW, all affected OFWs, all 11 of them, including those in ICU and the three fatalities. 6 na Pinoy naman ang nakumpirmang ligtas, habang 2 ang nananatili sa intensive care unit. Lahat sila mga skilled workers na nagtatrabaho sa isang construction company. Ipinag-utos na ng Kuwaiti Deputy Prime Minister na si Sheikh Fahad Al-Yusef Al-Saba na arestuhin ang may-ari ng gusali, kaugnay ng imbestigasyon sa insidente. Binabantayan ng DMW ang imbestigasyon, pero prioridad ngayon ang pagbibigay ng suporta sa mga apektadong Pinoy at kanilang pamilya. There could be a legal aspect to this case, to this matter. So we have given instructions to our lawyers to cooperate and coordinate with the Kuwaiti authorities about the cause of the fire and the legal aspects of this case. But first and foremost, there will be a right time for that, and first and foremost will be to reach out to the families to monitor the well-being of the 8, including the 2 in ICU, and arrange for the repatriation of any of them. And of course, the repatriation of the human remains of the 3 fatalities. Nakausap na ng Overseas Workers Welfare Administration ang mga pamilya ng mga apektadong Pinoy. Ipinaabot na rin kay Pangulong Marcos ang nangyari sa 3 nasawi. Nakikipag-ugnayan naman ang DMW sa Kuwaiti Embassy dito sa Pilipinas para mapabilis ang pagpapauwi sa 10 na mga Pinoy. Kinumpirma naman ng India Foreign Ministry na 40 sa mga nasawi ay Indian nationals. Nagpahayag ng pagkalungkot si Indian Prime Minister Narendra Modi sa insidente, kasabay ng dasal para sa mabilis na paggaling ng mga nasaktan. Sa tala ng Kuwaiti authorities, aabot sa 50 ang nagtamo ng injuries dahil sa sunog. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.